to have a final press activity later this afternoon, as we have noticed that everything is going back to normal. So the election, I hope you agree with us, has been very generally peaceful. The isolated incidents that have occurred are far from even 1% of the total number of polling places. Wala pa nga sa 0.01 kung natutusin ang kabasihan natin ito. Kaya natin sinasabi na ang pagkadaos ng aming halalan sa taong ito ay naging matiwasay, maayos, orderly, at kapanipaniwala. At yan ang isa sa mga laking improvement sa mga nakaraang taon. So, ating pasalamatan na ang mga nakilaho ng ating pagpunayan sa atin sa forces at yung National Police na sila muna para sa safety and security. At ang inyong partisipasyon bilang mga miyembro ng media, siyang naming pinakamainam na partner natin sa paglabas ng mga balita at mga anunsyo na kinakailangan malaman ng ating mga kababayan. So, hindi pa po tapos dahil patuloy pa po ginagawa ang canvassing. Magamat may unofficial results na po at ito po ang magandahan ng isang automated election. Nakikita po namin na magiging maayos naman po ito susunod ng mga activity, pero hindi pa rin po mamimidlo ang mga miyembro ng police at saka armed forces sa mga canvassing areas dahil kailangan po mag-secure ito para sa official count sa mga tuloy-tuloy pa rin po itong gagawin natin tungkulin, konektado dito sa kalalat natin. So, again, that's all I have, except for the incident that we were able to record last night. I will be leaving the testing of the armed forces for your use so that you may include this in your reports. Other than this, wala na po kami nakuha mga ibang reports na nagsasaad na kinakailangan magkabala tayo. Maging maayos lahat po ang ating asikaso sa halalan na ito. Kung may mga tanong po previously, kung may mga failed election na areas pa, meron po ilang polling areas. Number one po dito, yung nireport natin kahapon na kung saan nagkaroon ng bakbakan ng dalawang pwersa ng isang dalawang mayoralty candidates sa lugar ng Pata Island. Itinigil po ang butuhan dyan at hindi po itinuloy dahil sa nangyari. So, maliban doon, wala na po kaming nakuha ng ibang report at natutuwa po kami na sa pangkalahatan kumpara sa mga previous na election, isa lang po ang naitala natin na ballot snatching para sa halalan ito. It's part of the statistics that one sole incident of ballot snatching is the lowest by far compared to the previous elections. And we hope will be the last for the succeeding elections in the future na hindi na sana po mauwi. So, yun lang po ang aking maaaring share sa inyo ngayong umagang ito at aanyayahan po namin kayo mamaya ganap na alas 3 o alas 3 medya para sa isa pang press activity namin. Yung huli namin yung press activity for the day. Thank you, Mr. Questions from Lea? Sir, tulad po ng tinanong ko kanina kay Chief PNP, although wala pa naman po nagpo-proclaim na bagong Commander-in-Chief, pero based po dun sa unofficial, partial tally na ginagawa ng PPCRV, nangunguna po si Mayor Digong. Ready na po ba ang AFP sa bagong magiging Commander-in-Chief? Alam niyo, ang Armed Forces ko ay isang institusyon na pinangangalagaan natin dahil ang ating pinagsiservisyuhan ay ang taong bayan ng ating buong bansa. Tulad nga ngayon, itong halalan na ito, ang naging pangunahing mission natin ay pangalagaan ang sanctity ng balot at itong democratic process na ito. At palagay namin na fulfill natin ito ng maayos kasama ng ating mga kasamahan sa pulis. Kung sino man po ang mahalal at madedeklara officially na magiging susunod na Pangulo at Commander-in-Chief ng ating bayan, kasama niya na rin ang lahat ng mga national at saka local officials,
lagi naman pong handang makipagtulungan at magservisyo ang inyong armed forces. Naniniwala kami na lahat po na makahalal, mientras na ma-anunsyo na po sila officially, ay manunumpa po sila. At manunumpa po sila na susundin ang saligang batas. At ang saligang batas natin na nagiging batayan ng pamumuno ng sinumang pinuno at nagiging batayan ng pagsaservisyo natin bilang isang armed forces. So, yan po ay kapabuan ng aming posisyon sa armed forces. Handa po magsilbi kaming sinuman po ang mamumuno at naniniwala kami na ang aming servisyo ay napatunayan na itong mga nakaraang taon na tapat sa taong bayan, tapat po sa ating bansa at sinumang nanunukulan na dumaan po sa ating kinikilalang proseso. Thank you, Mr. Raymond. The past, related to sa question din. Diretsoy ko na yung tanong, sir. Ngayon, Duterte, ay kilala ang supporter ng mga leftist. Kinamin ako yun na leftist talaga siya. And may video pa na one time at one point in time, sumisira ng mabuhay ang NTA, si Mayor Duterte. Ang sign ng AFP, sir, wala ba kayo nakikita ang conflict dito sa usapin ng security? If Duterte, or the way it looks, Duterte is the next president. Sino man po mamuno, tulad ng sabi ko kanina, binanggit ko sa inyo na nanulumpa sila sa saligang batas. Ang saligang batas ang nagiging batayan, pamumuno ng sino man magiging pangulo ng Republika ng Pilipinas, kasama na dyan ang pagiging commander-in-chief. Ang panunumpa, lawyer po, mayor, alam po niya lahat yan. At nanggaling na rin po sa kanya na kung anong kinalangan niyang gawin para sa kampanya, para mahalal, ay part lang ng proseso ng eleksyon. Pero pag oras na ho para sa trabaho, naniniwala naman kami na seryoso na po yung kanyang panunungkulan bilang isang alkalde ng Davao at napatunayan yan sa kanyang matagal na pagigilbihan doon. Ganon din po ang paningin namin na pag siya ay nahalal na at officially na ho, nabigyan ng pagkakataon na maging leader ng ating bansa, ganun din, mag-iiba na rin at magiging maayos pa rin po ang panunumpa. At sabi nga namin, isa lang po ang pinagbabatayan nating lahat. Ang saligang batas ng Republika ng Pilipinas na kinikilala natin na siyang nagiging basihan para sa lahat ito. Kaya kung anumang pong grupo na hindi sumusunod dito, yun po ang tiwalag sa atin na dapat nating bantayan against. So, yan ang aming pangako sa taong bayan na sinumpaan namin na ganoon pa rin. Thank you, Mr. Question. Okay, okay. Tessie? Sir, ako. Yan, makanatang yung case kanina. Paano yung pagdalaw yung sinasabi ni? Ngayon, sa mga winning campaign period is to end yung, to address crime in 3 to 6 months. Hindi siya natanong kahapon during the interview sa media. Ano? Kanina, Tessie, na sagot na yan. Anyway, ayan sir, although hindi kayo yung mga chief ng ano, di ba pagka may bagong presidente, nagka-courtesy resignation, nagpa-file ng courtesy resignation yung mga head ng units. So, nasagot na rin ba yung kanina? Yes. Anong gagawin? Hanggang kailan? Sa forces, sasagutin ko. Lahat po ng italalaga sa major positions, tandaan niyo po, ay acting lamang. So, sa pagiging acting, hindi po ito permanente. In fairness ho sa ating Commander-in-Chief at ating Pangulo ngayon, nirespeto po niya ang saligang batas at hindi po siya nag-appoint ng anumang permanenteng posisyon. At binibigay niya po ang pruweba sa susunod na maahalal na officially magiging leader ng ating bansa na mamili ng kanyang mga tauhan na magsisilbi at mamumuno sa mga ahensya na nabanggit natin katulad ng sa armed forces. So bilang acting, pwedeng palitan yan at babalik lamang sila sa dati nilang buwesto. Katulad po sa atin sa armed forces, acting chief of staff po ngayon si General Miranda. Pero hindi pa rin po siya tinatanggal bilang isang vice chief of staff. So kung sakasakaling may mapili at kapusuang isang opisyal ang ating susunod na mahahalal na presidente o nahalal na presidente at commander-in-chief, yung pong opisyal na yun ang kanyang in-appoint chief of staff permanently, ang ating pong acting ay mag-slide back lang po sa kanyang dating pwesto. Ganun din po sa lahat ng mga pwesto na nasa acting capacity para wala akong problema. At maiwasan po yung mga nangyari noong araw. So, the Commander-in-Chief currently
had that very much in his consideration, and we applaud his stance on this. That is why we believe this is part and parcel of the foundation of stability where we are coming from. Sir, I just wish hindi pa ito natanong. Doon sa assessment natin, compared dun sa last at saka ngayon, natanong na din, hanggang kailan pa tayo magiging parang ganito ka-alert with the way things are going, mukhang patapos na, even the national is parang wrapping up, and then sa local is marami nang na-proclaim, hanggang kailan pa po tayo magiging full alert at saka yung ganitong setup? Tuloy-tuloy ang pagbabantay ng ating Philippine National Police at patapos yung delivery at up to the last ballots na i-deliver sa national. But dahil nga sa assessment ng Philippine National Police ay palapit pagdating na tayo sa normal situation. Sa part natin dito, actually, this will be the last na briefing natin dito back to normal tayo sa atin. Sa part naman ng Philippine National Police, i-downgrade yung ang alert level namin. That will be probably tomorrow para ibaba yung full alert status. Again, this simply says and shows na pabalik na tayo sa normal situation. Sa Air Forces, hindi pa po natin batid po ng assessment, pero patuloy po tayong maninilbihan at ito pa rin natin at pupulin natin para sa halalang ito. Tandaan natin, kinakailangan pa pong dalhin lahat ng mga balota at lahat ng mga resulta sa canvassing areas, sa national at saka sa iba pang lugar. Tatlo, dalawa po yung canvassing areas natin. Bukod po sa local, ang senatorial polls at saka party list ay nasa PICC po. Diyan po ginaganap yung canvassing. Ang House of Representatives naman po, diyan gaganapin ang canvassing officially para sa presidente at saka vice-presidente. So, kailangan po i-secure natin itong mga sites na ito at yan din po ang basihan kaya natin ginawa, kaya po ginawa ng COMELEC na magkaroon ng no-fly zone dito. So, tutuparin natin yan at patuloy pa rin manunungkulan ang ating pulis at kasundaluhan na i-secure itong mga sites na ito hanggang yung official results and announcements are made. And, but the way things are going now, people respect, people recognize the democratic process that we just came through. They have full faith in the way the conduct of the elections were held, and that is a very good sign. It is the sign of a very healthy democracy. Democracy in the Philippines is very much alive, and we are very happy with that. So that is the voice of the people, and that is what we will do. Thank you. Any more questions? There being none, thank you again for coming, and spokesperson, the forces in the Philippines. Thank you, Ms. Pat, for coming. So you have still scheduled briefing this afternoon, 3 p.m. Kung gusto niyo pong pumunta po ron. The part of the Philippine National Police will back to normal. Doon tayo balik sa ating dating question. And thank you for cooperating with us. Maraming salamat po sa inyo na. Maraming salamat po. At pasalamat din sa PNP for hosting us during the joint Yes.